aktor na lumaban sa Gabunan, Canole Horror Story. Maliit pa lamang ang batang si Abraham. Pangarap na nitong maging doktor kahit ito'y taliwas sa kagustuhan ng kanyang ama. Nanong mga kapanahunan na ito ay isang aktibong konsihal na kung tawagin naman sa kanila konsihal na walang pera. Nang dahil doon, palaging nabubuli ang batang si Abraham ng kanyang mga kaklase sa eskwelahan. Uy, tignan nyo, si Abraham, yung anak ng konsihal na walang pera! Tawa ng isang batang sisiga-siga sa eskwelahan. Nilapitan nito si Abraham tapos tinapok. Aray! Bakit ba? Inaano ba kita, Borlog? Wala lang. Natutuwa lang ako sa iyo. Bakit ba kasi naging konsihal pa ang tatay mo? Wala namang pere. Konsihal lang tatay mo. Ako, ang tatay ko, pulis. Nang dahil sa mga pangbubuli sa kanya ng batang si Borlog, tumanim ito sa kanyang kaisipan na kung sakaling balang araw magiging isa siyang doktor, hindi siya magiging mayabang na katulad ng anak ng pulis. Pagsapit ng hapon, napansin ng kanyang amang konsihal na ang batang si Abraham ay napakatahimik sa isang sulok tapos nakatingin sa malayo. Lumapit ito sa kanya at nagtanong, "Oh, anak, bakit ang layo ng tingin mo?" "Tay, bakit po ganon?" "Bakit? Meron bang nangyari?" "Tay, kung kailan naging konsihal na kayo, mas lalo naman akong hinaharot ng mga kaklase ko. Lagi po nilang sinasabi, tatay ko ro konsihal, konsihal na walang pera." "Sino yon, anak?" "Si Borlog po, yung anak ng pulis dyan sa kabilang kanto." "Ganun ba? Hayaan mo sila. Ganyan naman talaga mga tao. Malamang na yung turo ng ama niya, ganyan din. Anak, ipinapangako ko sa iyo na hindi na mauulit ang nangyari." "Bakit, tay? Ano pong gagawin niyo?" Wala. Ang plano sana ng kanyang ama ay kausapin yung ama ng bata na isang pulis. Kaya lang, hindi sila close noon. Pero ganun paman, gagawan niya ito ng paraan upang hindi na maulit ang panghaharot sa kanyang anak. Yung ina naman ng batang si Abraham, sa kapanahunan na ito ay isa lamang housewife. Nandun lang ito sa loob ng bahay at wala itong ginagawa kung hindi maglinis, maglaba at magluto. Ganun paman, kahit na isa ng konsihal ang kanyang asawa, maging siya ay hindi nakakaiwas sa mga chismis ng mga taong walang magawa sa buhay. Halos kalahating taon pa lang ang pagiging konsihal ng kanyang ama, may nangyari ng hindi maganda. Dahil isang gabi, sinundo siya ng kanyang mga kumpare upang umattend sa isang birthdayan na hindi naman niya kilala. Ganun paman, sumama siya dahil tiwala naman siya sa kanyang mga kumpare. Kaya lang, hindi na ito nakauwi ng buhay. "Sir, ano pong nangyari sa tatay ko, sir?" "Noon ka lang, bawal ang bata rito. Ah, sino ang nanay ng batang to?" "Ako ho, sir." "Kunin mo ang anak mo. Pansamantala kaming nag-iimbestiga. At antayin niyo na lang ang magiging resulta." "Sir, hulihin niyo po ang gumawa niyan sa tatay ko." Ang kanyang ama na isang konsihal, natagpuan na lang kasi na wala ng buhay tapos palutang-lutang sa ilog. Sa hindi namang kalayuan, ang isa nitong kumpare ay ganun din, palutang-lutang sa ilog tapos ang nakapagtataka ron kung bakit parang mukhang hindi normal na tao ang gumawa nun. Ang nag-iimbestiga naman, yung tatay ng batang si Barlog, kaya't naisip ng bata na mukhang walang pupuntahan ng kanilang imbestigasyon. "Nay,
Wala akong tiwala sa pulis na yun. Yun yung tatay ni Borlog. Anak, kung meron man kayong away ni Borlog, pwes ibahin mo yung ama niya. Ginagawa lang niya yung trabaho niya. Makalipas ang ilang mga araw, lumabas sa kanilang imbestigasyon na ang pagkamatay ng kanyang ama ay panglalason at ang pinakanakakagimbal doon, yung ama niya, ginamitan ng hindi malaman kung gaano ba katulis na bagay ang pinangwakwak sa tiyan. Ano sir? Anong ibig niyong sabihin? Bagamat mahirap paniwalaan, pero ang lumabas sa aming imbestigasyon, siya ay nilason. Ngayon, ang mas nakakagimbal doon, ang ama mo ay ginamitan ng matulis na bagay. Pero hindi basta bagay, hindi kutsilyo, hindi itak at kung anumang klaseng patalim. Sir, anong ibig niyong sabihin? Mrs., ikinalulungkot ko pero hindi ko na kayang sagutin pa ang mga susunod. Maaring ang gumawa nito ay tao rin, pero hindi pa namin malaman sa ngayon kung anong klaseng bagay ba ang ginamit niya rito. Sir, yung pinuntahan po nila, naimbestigahan niyo na po ba? Mrs., lahat ng iyon ay aming pinuntahan, pero ayon sa mga napagtanungan namin, ayos naman ang lahat. Wala silang nakalitan at maayos naman ang pinaginuman. Sir, makakaasa ho ba kaming magkakaroon ng linaw ang pagkamatay ng asawa ko? Huwag ka mag-alala, Mrs. Bilang isang pulis, trabaho naming alamin kung sino ba ang pumatay. Salamat ho, sir. Sir! Gawin niyo po ang lahat, sir! At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kaklase ng anak ko si Borlog. Opo sir, mag-aaway po kami ng anak mo sir. Pero naniniwala po ako na hindi niyo po dadalhin dito yung away namin ng anak niyo. Pasensya ka na. Ang ugali ko at ang ugali ng anak ko ay magkaiba. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang anak ko para hindi ka na niya saktan. Nagsisiga-sigaan po kasi sa school yung anak niyo. Lahat po ng mga binata doon na halos parang kasing edad niya, sinasaktan po niya, sir. Ganun ba? Ngayon ko lang napag-alaman yun. Huwag mo sanang isipin na kinukonsinte ko ang aking anak. Huwag ka mag-alala. Magmula ngayon, magtitino na ang anak kong si Borlog. Salamat po, sir. Salamat po. Ngayong wala na ang tatay ng batang si Abraham, pakawari nilang mag-ina. Parang kasama na sila sa nailibing. Yung buong bahay kasi nila ay nababalot ng kalungkutan, araw man o gabi. Kapag aalis naman ang batang si Abraham para pumasok, ang kanyang nag-iisang ina na lang ang naiiwan sa bahay. Sa tuwing umaalis ang bata sa bahay, napapansin ni Abraham na ang pulis na tatay ni Borlog ay palaging pumupunta sa kanila. Naisip na lang ng bata na sinasabi ng pulis sa kanyang ina ang resulta ng pagkamatay ng kanyang ama. Hanggang sa isang hapon, inabutan ni Abraham ang pulis tapos ng kanyang ina na nagkukwentuhan sa harap ng kanilang bahay. Magandang hapon po, inay. Sir? Magandang hapon. Alam mo, inantay talaga kita. Bakit naman po, sir? Meron po ba kayong sasabihin na importante? Nalaman na po ba kung sino ang pumatay kay itay? Huwag ka sanang magugulat. Pero meron na. Sino po? Mauhuli po ba sila, sir? Mabibigyan po ba ng katarungan ang pagkamatay ng tatay? Huwag ka sanang mabibigla, Abraham. Alam mo, ang gumawa nun sa iyong ama ay mga swang. Swang? Oo, tama ka. Aswang ang pumatay sa tatay mo. Ngayon ang problema. Saan namin hahanapin ang mga taong yun? Sir, gawin niyo po ang lahat, sir. Hulihin niyo po sila, sir. Gagawin namin yun. Kaya pala ako araw-araw nandito. Dahil napansin ko ang nanay mo malungkot. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya na merong pag-asa.
Pag-asa na ano, sir? Ah, may pag-asang mahuli yung gumawa nun sa iyong ama. Huwag ka mag-alala. Bilang isang pulis, gagawin ko ang nararapat. Salamat po, sir. Salamat po. Tatlong taon nang lumipas, magugulat kayo sa nangyari dahil ang batang si Borlog tapos ang batang si Abraham ay magkasama na sa bahay dahil yung tatay ni Borlog na pulis at ang nanay naman ni Abraham ay naging magkasintahan. Binata rin kasi yung tatay ni Borlog at walang asawa. Tay? Tinatanong niyo po kanina kung anong gusto kong gawin pag lumaki ako o kung anong gusto kong course pag nag-aral po ako ng college? Oh, anak! Ano nga bang gusto mo? Gusto ko po sanang maging doktor. Doktor? Nagkaiba kayo ng katwiran ni Borlog. Si Borlog naman ay gustong maging pulis na kagaya ko. Eh, talaga pong ganoon? Hindi po kasi kami parehas ng tatay. Sorry po tay, pero yun po talaga ang gusto ko eh. Huwag kang mag-alala doon, Abraham. Kahit na ikay hindi ko isang tunay na anak, pag-aaralin kita, pagkakagastosan kita. Pero sana pag dumating ang panahong yun, hindi ako mabigo at matupad mo ang iyong mga pangarap. Huwag mong isipin ang gastos. Akong bahala ron pag minahal ko ang nanay, pati ang anak. Salamat po, sir. Tay. Huwag mo na akong tawagin, sir. Tatay na lang, dahil itinuturing kita na isang tunay na anak. Sige po, tay. Mahabang panahon ang lumipas, tuluyan nang naging doktor si Abraham. Nang mga panahon na yon, meron siyang sariling opisina sa bahay at doon siya pinupuntahan ng maraming tao sa kanilang lugar. Bali-balita kasi na si Abraham ay mababang maningil at kung minsan kapag walang-wala ang mga taong lumalapit sa kanya, hindi niya ito pinagbabayad. Nang mga panahon na yon, retirado na ang tatay-tatayan niyang pulis na magpa hanggang sa panahon na yon, nagmamahalan pa rin sila ng kanyang nanay. Isang hapon, ang tatay-tatayan niyang pulis tapos ang nanay niya ay nagpunta sa sarili niyang bahay. Ah, Abraham, gabi na anak, nagtatrabaho ka pa rin. Nay, sakto lang po. Nire-review ko lang tong mga papel ng mga tao kasi hindi ako makapaniwala, inay. Bakit ganun ang findings ng tao? Alin? Wala po, inay. Si tay, nandun sa labas. Magpahanggang ngayon malakas pa rin manabako. Itay! Oh! Anak! Madilim na. Nagtatrabaho ka pa. Itay, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na maraming salamat po. Saan? Sa pagpapaaral niyo po sa akin. Hindi ko po talaga makalimutan yung mga sakripisyo mo sa akin. Kahit na ako'y hindi mo tunay na anak. Pero tama na. Ako'y naluluha. Mababa ang luha ng itay. Alam mo yan. Siya nga ho pala, itay. Eh si Borlog po, kamusta na po siya? Si Borlog? Ay, ang balita ko, doktor na rin, kaya lang sa ibang bansa. Eh bakit kasi hindi ka na rin mang ibang bansa para magkasama na kayong dalawa ni Borlog? Hindi po, itay. Mas gusto ko po rito. Paglilingkuran ko po ang bayang ko. Parehas tayo ng katwiran, anak. Alam mo, hindi pa sana ako magre-retiro pero napapanahon na. Mahal ko pa kasi ang bayan. Gusto ko pang maglingkod. Alam mo ba, napag-usapan namin ng nanay mo, natatakbo akong konsihal sa susunod na eleksyon. Talaga po? Oo. Diba, ang namayapa mong ama ay konsihal din. Kaya lang, huwag niyo na pong ituloy.
Abraham, huwag kang umiyak, anak! Anak, ano ka ba naman? Naalala mo na naman ang tunay na tatay mo? Paano ba naman ho kasi? Hindi mapigilan ng batang si Abraham ang pagpatak ng kanyang luha sa mga mata. Dahilan kung bakit nagpaalam na ang kanyang nanay at tatay-tatayan dahil hindi rin nila makita na lumuluha si Dr. Abraham. Isang araw, ang kanyang assistant na si Wilson pumunta sa kanyang bahay. Doc! Doc A! Oh, bakit? Kala ko ba nakabakasyon ka? Oh, sayo mo ah, bakit? Doc, di ba sinabi ko sa'yo na kapag kinasal ako, ninong kita, Doc? Ano? Sineryoso mo yun? Siyempre naman, Doc! Doc, eto na, eto na ang imbitasyon, Doc. Anong ibig mong sabihin? Ikakasal ka na? Opo, Doktor! Eh, tagas na naman yung napangasawa mo. Taga... Saan na ngayon? Bisayas daw eh. Basta! Bisayas! Eh, saan mo naman nakilala yun? San pa, Dok? Eh, di sa patay sindi. Sa kabaret. Kabaret? Sa bar? Oo, Dok! Teka, Dok! Parang may sinasabi mata mo, Dok, ah. Parang pakawari ko, ayaw mo sa asawa ko, ah. Parang sinasabi mong iwanan ko yun, ah. Ikaw naman, Wilson. Wala akong sinasabing ganoon. Masyado ka namang judgmental. Eh kasi Doc, parang hinuhusgahan mo ako, Doc, eh. Eh parang napakabilis naman kasi ng kaganapan. Kailan mo lang nakilala, pakakasalan mo na? Eh Doc, syempre, nabuntis ko na, Doc. Nabuntis ko na! Ano? Sigurado ka bang ikaw ang tatay niyan? Tandaan mo, Wilson. Sa kabaret nagtatrabaho yan. Malamang na hindi lang ikaw ang lalaking katabi niyan sa gabi. Kahit na, Doc, malakas ang pananalig ko. Akin yung dinadala niya, Doc. Talaga? O sige. Pero teka, bakit ba hindi mo alam kung saan lugar yun? Eh, Doc, Bisayas nga, Doc. Bisayas? Kailan ang kasal? Eto, Doc, o basahin mo, Doc. June 2. June 2? Ah, sige. Pumunta tayo ron? Siyempre naman, Doc. Alam nyo naman na ikaw na lang yung nag-iisa kong nanay, tatay, ninong, ninang. Ano, Doc? Kahit na tatlong baboy lang, Doc, pwede na raw yun. Ano? Tatlong baboy? Eh, Doc, yun ang sabi ng mapapangasawa ko, eh. Pero teka nga, dalhin mo nga rito yun. Magpapakasal ka na hindi ko man lang nakikita kung sino ba yung babaeng yun. Eh, baka mamaya, eh. Nagpapalit pala ng itsura yun sa gabi. Doc naman, huwag ka naman nagbibiro ng ganun, Doc. Mahal na mahal ko yun, Doc. Eh nasa na ba kasi? Eh di nandun sa trabaho niya. Ano? Sa susunod na buwan, ikakasal ka na tapos nandun pa rin. Pauwiin mo na yan dito. Eh Doc, nahiya kasi akong dito ituloy. Siyempre bahay niyo to. Eh baka sabihin niyo naman na nakakababoy pag nag-uwi ako ng babae rito. Ayos lang yun. Importante, pakakasalan mo. Basta siguraduhin mo na ikaw yung tatay ng dinadala nun. Baka mamaya eh, pinapapasan lang sa'yo tapos hindi naman pala sa'yo. Doc naman, susumbong kita kay tatang polis, sige. Eh, ano naman kung isusumbong mo ko ron? Eh, siyempre, Doc, di ba nga? Di ka rin naman tunay na anak nun, pero minahal ka. Tsaka yung nanay mo. Parang ganun din yung akin, Doc. Sabagay. Magaling ka talagang mga tuwiran, Wilson. Kinabukasan, isinama na ni Wilson ang kanyang mapapangasawa dahil sa likod ng bahay ni Doc Abraham ay meron itong sariling bahay. Doc! Eto na po! Si Christel! Hello, Doc. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ah, Doc! Eh, bakit parang bigla kayong namula? Ha? Wala naman. Teka. Pwede ba tayo mag-usap? Teka lang, Doc! San mo ba nakilala yun? Sa kabaret nga, Doc. Sa kabaret? Hindi naman sa nanghuhusga, no? Talaga bang sa kabaret nagtatrabaho yun?
ang mga nagtatrabaho sa kabaret, yung mga sexy, yung maputi, kahit na maliit pero may itsura. Eh kung titignan mo yun parang... Doc naman, kahit na gano'n ang mukha noon, mahal na mahal ko yun. Doc, eh ngayon palang sabihin nyo na kung di kayo tutulong sa akin pag nagpakasal kami. Okay lang naman, Doc eh. Okay lang naman na wala kay Doc eh. Basta bibigay mo yung sweldo ko para makabili ako ng baboy. Oo na, sige na. Nagtatanong lang naman ako, iiyak na naman eh. Kasi Doc, eh parang nasasaktan kasi ako eh. Nang dumating ang panahon ng June, unang pagkakataon pa lang, nakapunta ni Wilson at ni Doc Abraham sa ganong lugar. Wilson! Wilson! Doc! Ano yan? Wala ka bang napapansin? Saan? Ba't ganon yung mga tao rito? Kahit yung kamag-anakan na lang ng pakakasalan mo, bakit ayaw makipag-usap? Eh Doc, sabi kasi ni Christelle, yung mga tao dito sa kanila mahihiyain. Siyempre, laking Maynila tayo eh, di ba? Tsaka yung mga kutis natin, kutis for sila na. Samantalang sila eh, mukhang kutis ng ilalim ng araw. Ikaw talaga. Pero, Wilson, hindi ko gusto yung mga estelang tao rito ah. Doc naman, yan kasi hirap sa iyo eh. Hindi mo kasi naranasan makikapwa ka probinsya. Kaya parang duda ka sa mga tao. Eh, di ba Doc? Ang mga doktor dapat magaling makisama. Katulad ng lagi mong sinasabi. Ha? Sinabi ko ba yun? Oo, Doc naman eh. Dudang duda si Doc Abraham sa mga tao doon. Kasi ang mga style nila, bakit parang ilag sila sa mga tao? Yung tipong kakausapin mo hindi makatingin ng mata sa mata. Tapos ang pinakamalupit doon, kapag lalapitan sila ni Doc Abraham at tatanungin kung anong pangalan, bigla na lamang silang lalayo. Bukod tangi ang magiging biyanan ni Wilson ang nakikipag-usap sa kanila ng malapitan. Manong Gaston, pwede po magtanong? Ano yun, Doc? Bakit ho ganito yung mga tao rito? Ay, napansin mo pala agad. Doc, ang mga tao rito kasi sa amin, hindi sanay siya pakikisalamuha sa mga bagong mukha dito. Kaya ako nang humihingi sa iyo ng tawad. Eh baka magulat ka, pati yung magkakasal sa inyo, eh mahiyain. Ganun ho ba? Eh, bakit po ako? Ay, kay Wilson pala. Siya nga pala, dalawa lang ba kayo? Wala bang ibang darating para mas masaya? Eh Tay, Wilson, hindi kita kinakausap. Eh Itay, wala naman ho kasi ako magulang. Kaya si Doc Abraham na lang po ang kasama ko rito. Eh hindi ba po malawak naman yung lahi nyo? Ay talagang malawak. Kaya lang baka kulangin yung dalawang baboy natin kung lahat sila ay iimbitahin. Ayos lang naman po. Meron pa naman po kaming pambili kahit 10 baboy. Eh, masyadong nakakahiya na yun, Doc. Siya nga pala, Doktor. Meron akong mga kakilalang may mga karamdaman. Kaya lang, wala silang sapat na pampapadoktor. Kaya baka pwedeng humingi ng pabor. Hanggat nandirito ka sa amin, pwede bang pakitignan naman sila, Doc? Kung pwede lang. Opo, pwedeng pwede po. Sumama si Doc Abraham sa biyanan ni Wilson. Doc Abraham, pasensya ka na nga pala kung medyo malayo ang ating nilakad. Hindi kasi nararating ng mga tricycle ang lugar na ito. Bagamat madilim na tapos liblib pa, medyo may kinatatakutan sila sa lugar na ito. Ayos lang po yun. Sino ho pala rito yung pasyente? Ayun, ang anak ng aking kaibigan. Pare, nandito na yung doktor. Ay, Doc. Eh, magandang gabi ho. Pasensya na po sa abala. Alam kong abala kayo sa paghahanda sa magiging kasal ni Wilson. Eh, maaari ho bang pakitignan ng aking anak? Eh kasi
wala ho kaming sapat na pang padoktor. Sige po. Nang nilapitan ni Doc Abraham ang batang nakahiga, ewan ba niya sa kanyang sarili kung bakit parang may pumasok na kakaiba sa isip niya at bakit parang bumalik sa kanyang alaala yung nangyari sa kanyang ama. Yung bata kasi, merong pababang guhit sa tiyan na halata mong tinahilang. Bakit ganito? Ah, Doc, may problema ba, Doc? Manong, bakit ho merong guhit sa tiyan yung bata? Halatang tinahi. Eh, yan ho ba, Doc? Nung kailan lang ho kasi, nasa labit sa bakod ang anak ko. Eh, mabuti po na buhay pa siya. Eh, sa kabutihang palad at sa awa ng Panginoon, ayon, hindi naman masyadong malalim. Ganun ho ba? Akala ko kung ano na. Bakit ho, Doc? May problema ho ba? Kahit na parang nagsasabi ng totoo ang matandang lalaki, meron pa rin pagdududa sa kaisipan ni Doc Abraham na baka hindi ito dala ng pagkasabit sa bakod. Meron ho palang malubhang lagnat yung bata. Huwag ho kayo mag-alala. Bukas na bukas, babalik po ako rito. At bibigyan ko ho ng tamang gamot yung bata. Ay, salamat naman, Doc. Eh, salamat ho. Wala hong anuman. Tara na po. Parang giniginaw ako sa lugar na to eh. Paglabas nila sa bahay, habang sila'y naglalakad, napansin ni Doc Abraham na yung biyanan ni Wilson ay hindi nagsasalita. Pero kanina pa ito palingalinga sa paligid na animoy merong napapansin. Ganon din si Doc Abraham. Meron siyang nararamdaman na hindi niya mawari. Hanggang sa yung biyanan ni Wilson ay nagsabing, "Doc, kaunting bilis na paglalakad." Sige ho. Hindi na magawang magtanong ni Doc Abraham sa matanda dahil parabang naiintindihan na nito ang gustong iparating ng matanda hanggang sa marating nila yung bahay. Doc, bakit parang pagod na pagod ka? Ayaw ni Biyanan? Wilson, nakakatakot naman talaga tong lugar na to. Hindi naman sa pangano parang ang weirdo ng mga tao. Bakit? May nangyari ba, Doc? Wala naman. Kaya lang, parang may mali. Anong mali, Doc? Wilson, tanong mo nga sa biyanan mo, meron bang historia dito ng aswang? Aswang? Doc naman, naniniwala ka sa mga aswang? Bakit naman hindi? Tao rin naman ako. Alam kong merong mga kapwa ko, Doktor, ang hindi basta naniniwala sa mga aswang, sa mga kulam, kung ano-ano pa. Pero ako, Wilson, alam mo ang istorya ng aking ama, na magpahanggang sa panahon na ito, nagretiro na ang stepfather ko, hindi man lang napanagot yung mga taong gumawa nun sa tatay ko, na ayon sa kanya, aswang daw ang pumatay. Doc naman, kalma lang, Doc. Nagtitingin ng tuloy mga tao eh. Baka akala nila sila'y tinutukoy mong aswang. Kahit na, muntik ko na masabing aswang mga tao rito eh. Doc naman, huwag ganun, nakakahiya. Huwag mong sirain ang masayang kasalan ko para bukas. Pispiras pa lang ngayon, Doc. Merong pasayaw. Kaya kung ako sa'yo, Doc, kumilala ka na ng mapapangasawa din. Matanda ka na rin, Doc. Wala ka na sa kalendaryo. Buti na lang talaga, Wilson, kasama kita rito. Kung hindi, masisira ulo ko sa lugar na ito. Hindi ko maintindihan. Hindi maarok ng isip ko kung ano bang nasa isip ng mga tao rito. Oh, yun, tignan mo yun, tignan mo yun. Asan? Asan? Oh, yung tumakbo ng mabilis. Parang may dala yatang ilaw na karne. Hey! Bumalik ka rito yung karne! Nagsisigaw ang isang matandang babae dahil yung batang maitim. Bit-bit nito yung isang tipak na karne na sa pakawari nila'y hindi bababa ng 5 kilo.
Hinabol-habol ng mga tao ang batang yon. Kaya lang, hindi na nila ito inabutan. Ha! Ano ba naman yon? Parang sobrang gutom ng mga tao rito ah. Sabi ko na nga be, karning hilaw yung dala nun. Eh sabihin mo sa biyanan mo, pabantayan sa mga nagkakarne, yung baboy. Baka mamaya, magsunod-sunod na yung mga nagtatakas ng baboy, wala tayong maihanda bukas. Sige Doc, akong bahala. Nang dumating na ang mismong araw ng kasal, napakaraming tao. Napansin ni Doc Abraham na mukhang kukulangin yung hinanda nilang dalawang baboy. Nang dahil doon, namumroblema na siya. Kung alam daw niyang kukulangin ang handa nila, dapat pala'y bumili pa sila ng dalawang baboy kahapon pa. Doc Abraham, ganito naman ang mga tao rito sa amin. Kapag merong kasiyahan, kahit na hindi mo imbitahin, talagang nagpupunta silang lahat. Pero huwag kang mag-alala, Doc. Kaunti lang silang kumain at hindi usyo ang pag-uuwi ng pagkain. Pasensya na po kayo. Talaga nag-aalala lang ako eh. At tignan mo yung lalaking matabayong umalis. Saglit lang siyang kumain. Eh bakit nga ho ba ganun itay? Bakit parang hindi yata sila nasisiyahan sa luto namin? Napansin ko lang, yung mismong luto ko, tsaka yung luto ni Doc, eh halos hindi nila pansinin. Pero yung luto ng ibang mga tao rito, yun ang sarap na sarap sila sa pagkain. Eh bakit ganon? Eh sa nakita ko, sa klase ng luto nila eh parang medyo hilaw pa tapos konti lang yung nilagay na bawang, asin, betchin, kung ano-ano pang checheburetching pampalasa. Bakit parang mas nasasarapan sila doon, Doc? Hayaan mo na, Wilson. Ang dami mo namang napapansin, anak. Ay, nako. Ewan ko ba? Pagkatapos ng kasalan, plano na nilang umuwi kinabukasan pero hindi sila pinayagan ni Christelle. Ayon kasi sa napangasawa ni Wilson, darating daw ang isa nilang kamag-anak na importante. Importante? Bakit? Manyaman ba yon? Importante kasing makilala ka ng kamag-anak kong yun. Buti nga ikinasal tayo kahit nawala na sila. Kasi galing pa sila sa malayo. Ganun ba? Eh sige! Eh baka kasi may regalong mamahalin eh. Hehehe, di ba Doc? Pagkatapos ho nito, kailangan na naming umuwi ng Maynila. Kasi yung trabaho ko doon nag-aantay. Eh sige Doc, walang problema. Ilan ho ba darating? Eh baka mamaya lang. Nandito na yun. Sige po. Pagdating ng sinasabing kamag-anak, dalawang lalaking merong magkabilang tato sa tagiliran. Tapos ang tato niya ay hindi basta-basta dahil ito'y parang nakarolyo na ahas. Lumapit ito sa kanila tapos nagtanong. Ah, Christelle, ikinasal ka na pala. Opo, tiyo. Eh may tanong ko lang, sino ba rito yung kinasal? Yung asawa mo, ikaw ba? Po, hindi po ako. Ah, tiyo, ako po yon. Ikaw pala. Halika, meron tayong pag-uusapan. Hindi na dinig ni Doc Abraham kung ano ang pinag-usapan ni Wilson at ng tiyuhin ng babae. Pero nagtataka siya kung bakit gano'n na lang ang takot ng itsura ni Wilson pagbalik nito sa harapan. Wilson, huy! Wilson, ano bang nangyayari sa'yo ha? Ha? Doc? Huy! Wilson! Wilson, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Eh, Doc? Nagkamali ako, Doc. Bakit? Nagkamali ako! Nakakasuka, Doc. Nakakasuka! Alin? Ano ba kasi yun? Doc, hindi dapat nila makitang nag-uusap tayo. Doon tayo sa kwarto, Doc. Sandali lang! Pilit siyang hinatak ni Wilson sa kwarto at dito sinabi niya
yung nakakagimbal na kanyang nasaksihan. Yung kiyuhin daw kasi ng napangasawa niya habang kinakausap siya, biglang nagbago ang itsura nun at ang pinakamatindi. Para daw naging masamang tao ang itsura. Ano? Masamang tao? Doc, parang para silang hindi tao, Doc. Ano? Ayusin mo nga, Doc. Aswang! Aswang yung napangasawa ko, Doc! Aswang? Oh, Doc. Doc, nasusuka ako sa sarili ko, Doc. Tapos, Doc, sabi nila, hindi ka na raw makakalis ng buhay dito, Doc. Hindi ka na raw makakalis ng buhay. Ikaw daw ang regalo ko sa kanila, Doc. Kasi ako, kalahin na raw nila ako, Doc. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta, magiging aswang din daw ako, Doc. Anong sabi mo, Wilson? Paano naman mangyayari yun? Sa pagkakaalam ko, magiging aswang ka lang kung napakain ka nila ng pagkain nila. Iyon na nga, Doc. Nung wala ka, nung pinunta mo yung pasyente, di ba? Kami lang naiwan dito. May pinakain sa akin si Cristel. Alam mo, nang makain ko yun, sumama yung tiyan ko, Doc. Pero binaliwala ko yun. Yun daw yung ipinakain sa akin, kaya't aswang na rin daw ako, Doc. Baka daw pagbilog ng buwan, Doc, magbago na rin itsura ko, Doc. Tapos, ang di ko nagustuhan, magiging pagkain ka raw nila, Doc. Ah, hindi pwede yun. Kung kanina natatawa pa ako sa akalo kay biro mo, pero yung sinasabi mong yan, Wilson, palagay ko hindi na biro yan. Habang seryosong nag-uusap ang dalawa, yung nakalak na pintuan ay biglang may sumipa. Pumasok dito yung dalawang lalaking may tato at nagsabing, talagang hindi na biro ang nangyayari. Lumabi ka rito. Ikaw. Ikaw ang regalo sa amin ng pamangkin kong ikinasal. Ako? Bakit ako? Wilson, kalahi ka na rin namin, kaya't hindi ka namin gagalawin. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng masarap na regalo. Tanggapin mo na sa sarili mo, Doktor, na ikaw ang magiging hapunan namin mamaya. Nang dahil sa nakita ni Doc Abraham ang pagbabago ng dalawang lalaki, pilit niyang hinanap ang kanyang maliit na bag. Dahil sa bag niya ay merong baril. Nang makita niya ito sa ilalim ng unan, madali niya itong binunot at itinutok sa mukha ng dalawang lalaki. Habang sinasabi yung mga katagang, mga tao lang din kayo! Oo, tama! Mga tao lang din kayo! Imposibleng hindi kayo talaban nito! Doc Abraham, baka naman matapang ka lang dahil nakatutok na. Bakit hindi mo iputok? O baka naman walang balayan. Nagulat si Doc Abraham dahil yung katabi nun na lalaki ay biglang nawala sa tabi. Hanggang sa may nang-agaw ng baril niya na nagmula sa likuran. Kapag tututok ka, dapat iputok mo agad. Dahil kaming mga aswang, merong kaming kakayanan na maglaho sa mga mata nyo at kaya naming agawin ang baril nyo. Hindi to tama! Isa lang itong panaginip! Panaginip lang ang lahat ng to! At anong panaginip ang sinasabi mo, Doktor? Sige, kunin yan. Akmang dadakmain si Doc Abraham nang biglang yung bintana na kahoy sa tabi niya ay biglang nasira. Yung napangasawa pala ni Wilson ang naroroon. Madalian nitong hinugot si Doc Abraham tapos pinatakas. Naiwan noon si Wilson habang si Doc Abraham ay nagtatakbo sa kagubatan.
Habang siya'y nagtatatakbo, ramdam niyang merong sumusunod sa kanya dahil sa papadilim na rin noon. Meron sa itaas at meron sa ibaba. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nabangga ni Doc Abraham yung isang matandang lalaking may dalang tungkod. At nung mabangga niya ito, laking gulat niya dahil bigla silang nahulog sa ilog. Pero sa pagkakatanda ni Doc Abraham, wala namang ilog sa kanyang tinatakbuhan. Bakit naman ho kasi humarang kayo? May humahabol ho sa akin. Alam ko yun. Alam ko yun, Doktor. Alam mo bang pinagpaplanuhan na namin na kunin ka sa lugar na yun? Ano ho? Sino ho ba kayo? Bakit ho ganyan ang tipo nyo? Aswang din ho ba kayo? Ay nako, Doktor. Sa pagtapak mo pa lang sa lugar na yun, alam na namin hindi magiging maganda ang lagay mo doon, Doc. Pinaplano na namin kunin ka sa lugar na yun, kasama ang aking kaibigan na nanggaling pa sa malayong kabihasnan. Anong ibig niyong sabihin? At sino kaibigan? Ayun, no? Yung nananabako sa kabilang ilog. Ha? Tao ba yun? Bakit hindi ko makita? Dahil sa madilim ng paligid. Pero kami yung mga taong may kakayanan na makakita sa paligid. Halika, sumama ka sa amin. Hindi, ayoko. Baka patibong lang to. Baka mga aswang din kayo. Dahil sa ayaw magtiwala ni Doc Abraham sa dalawang lalaki, nagawa niyang magtatakbo. Maya-maya pa, nariyan na naman ang mga tumutugis sa kanya. Sige, magtatakbo ka. Sa oras na maabutan ka namin, ito na rin ang tamang pagkakataon para gawin ka naming pagkain. Dahil sa pagod, kusang bumagsak ang kanyang katawan sa pagtatatakbo. Maya-maya pa, may lumapit sa kanyang lalaki dahil nga hindi na siya makagulapay. Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay tapos hinila sa gilid kung saan merong isang matabang puno na pwede silang maglingid. Ikaw naman kasi, Doktor. Inaaya ka na ng aking kapanalig, ayaw mo pa rin sumama. Tandaan mo, hindi lahat ng tao rito ay aswang. Oo, aswang ang ibang mga tao sa baryo na pinuntahan mo. Lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng napangasawa ni Wilson. Aswang ang mga yun. Ako kung tatanungin mo ko kung aswang ba ako, sasagutin kitang hindi. Dahil ako ay isang albularyo. Albularyo? Albularyo ho kayo? Teka, yung mga humahabol sa akin nandyan na. Huwag ka mag-alala, Doc Abraham. Hindi nila tayo makikita dahil nagpakalat na ako ng sabulag. Oh, kaibigan Nulesto, nakuha mo na pala ang doktor. Oo, kapanalig. Hey, yung humahabol sa kanya ay lumabas na. Kaya nga eh. Ikaw na naman. Ikaw na naman tanda. Ay, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa amin, Doktor. Nang dahil doon nagtiwala na si Doc Abraham sa matandang ermitanyo at kay Canole. Tama kayo nang narinig. Si Canole po ang isa sa mga yon. Isinama nito si Doc Abraham sa bahay ng ermitanyo. Gulat na gulat ito dahil sa isang makipot na kuweba lang pala nakatira ang matandang yon. Doc, huwag kang mag-alala. Yung kasama mong si Wilson, dahil ito ay nalahian na ng pagiging aswang, hindi ito maaano doon. Pero kung sakaling mababawi natin siya, kaya pa nating tanggalin ang pagiging aswang noon. Pero teka lang ho, Mamang Nole. At paano ho natin gagawin yun? Kung ako hong isang doktor na nag-aral ng medisina, walang maisip na paraan para tanggalin ang pagiging aswang.
paano pa kaya kayong mga albularyo? Sa pagkakaalam ko, ang mga albularyo, purong pangtatawas lang ang alam. Doktor! Ibahin mo ang albularyo sa harapan mo. At hindi lahat ng mga albularyo ay iisa ang kakayanan. Kami yung klase ng mga albularyo na mataas ang antas. Ganun ho ba? Paano ko ho kayo pagkakatiwalaan? Paano? Hindi nga ako nakakasigurado eh kung totoo ba yung mga sinasabi nyo. Dok, makinig ka. Ako si Nolesto. Hindi ako taga rito, kaya magtiwala ka. Dahil sa iisang klaseng albularyo lang naman ang sinasabi mo, pues pakikitaan kita ng totoo. Kahit ikaw mismo, pwede kitang bigyan ng gamit para lumaban sa mga gabunan na yun. Gabunan? Anong ibig mong sabihin? Ano yung mga gabunan? Ang mga gabunan ay isa sa mataas na uri ng mga aswang. Doktor, narinig mo ang sinabi ng aking kaibigan na si Canole. Bibigyan kanya ng personal na gamit niya para labanan ng mga yun. At ikaw mismo ang kukuha sa iyong kasamang si Wilson. Kailan ho? Kailan pa? Doktor, kung gusto mo ngayon na, oo, walang problema. Tiyamba naman na Biyernes. Kaya kitang salinan ng gamit ko. At alam mo ba, kaya kita inaalok na ikaw mismo ang lumaban dahil nakitaan kita ng potensyal. Meron kang potensyal na kaya mong lumaban sa kanila dahil naniniwala ka sa kanila noon pa. Kahit hindi mo sabihin sa akin, Dok, nababasa ko isip mo na meron kang matinding galit sa mga aswang dahil sa pagkamatay ng iyong ama na magpahanggang sa ngayon, wala pa rin resulta, di ba? Paano niyo ho nalaman, Mamang Nole? Paano niyo ho nalaman? Ganito lang yun, Dok. Pag ang tao nakatingin sa akin, nalalaman ko ang kanyang nakaraan dahil nababasa ko ang kanyang isipan. Totoo yun. Totoo. Ang aking kaibigan na si Nolesto ay nakakabasa ng nakaraan ng tao. Lalong-lalo na kapag hinawakan kanya sa anumang parte ng iyong katawan. At hindi lang yun, Doktor. Marami pa siyang kayang gawin. Natitiyak kong labis mo itong ikagugulat. Doktor, ano? Sagutin mo si Canole. Gusto mo bang lumaban sa kanila? Para nang siya ganun. Parang ikaw na rin ang nagbigay ng hustisya sa pagkamatay ng iyong ama. Gusto ko huyang sinasabi nyo. Kaya lang paano? Paano ko sila lalabanan? Doktor, makinig ka. Hindi ko nauulitin to. Ako ay isang albularyo at hindi basta albularyo. Bibigyan kita ng gamit. At ang gamit na yon ay labis mong pakikinabangan. Pero siyempre, magbabantay din kami. Magmamasid din kami. Nang dahil sa sila'y nagkasundo yun ding oras na yon, ginawaran ni Canole ng punyal si Dr. Abraham. Tapos sa kanyang dibdib ay meron itong isinabit na kulay puting bato. At sa kanyang mga braso, may nilagay si Canole na kakaibang kwintas na ayon sa kanya, ito ay iba't ibang klase ng mga kahoy ng kagubatan na kinatatakutan ng mga aswang. Sigurado bang pakikinabangan ko to? Sigurado. Siguradong sigurado ako. Dahil nasa iyong katawan na ang kabal. Kabal? Ano ho yung kabal? Ang kabal ay nagdadala ng kunat sa balat na kahit ikay saksakin ay hindi ka basta tatalaban. At ang punyal na yan, Doc Abraham, hindi ko na mabilang sa aking mga daliri kung ilan na ba ang napas lang yan. Maniwala ka o hindi, Doc, ang punyal na yan ay kusang humahaba. Lalong-lalo na kapag gusto mo na itong gamitin pa. Doc, uulitin ko. Habang ikay nakikipaglaban sa kanila, huwag mong kakalimutan na nariyan kami sa paligid, magbabantay, magmamasid,
at handa rin pumatay para sa'yo. May tanong ko lang ho, Mamang Albularyo. Bakit ho, ganito kayo kabait sa akin? Dahil ba sa ako'y naulila sa aking ama? Dahil ba sa ako'y merong nakaraan? Yun ho ba ang ibig niyong sabihin kaya ganito kayo kabait sa akin? Doktor, kahit na hindi ka namatayan ng ama, kahit na hindi aswang ang tumapos sa kanyang buhay, ganito talaga kami. Dahil ang buhay namin ay nakasalalay sa ganito. Hindi ko ho kayo maintindihan. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Ang isang albularyo na katulad namin, talagang lumalabang kami sa mga ganyan. At kung meron mang pagkakataon, hindi lang aswang ang lalabanan namin, kahit sino pa yan. Naintindihan ko na ho. Anong oras ho ako pwedeng lumakad? Mamayang mga bandang alas 11, pwede ka nang pumunta ron. Pero ang ipapaalala ko sa iyo, Doktor, kung ano man ang makita mo sa kasama mong si Wilson, huwag na huwag kang magtataka dahil si Wilson ay iba na. Pero ito ang tandaan mo, huwag na huwag mong lalabanan si Wilson. Huwag mo siyang susugatan kahit na labanan kanya. Dahil sa oras na mapatay mo siya, hindi na natin siya mabubuhay pa. Opo, masusunod po. Yun ding oras na yon, si Doc Abraham nagpalit ng kasuotan at walang takot na mag-isang pumunta ron. Kahit na siya'y nag-iisa, ramdam niyang yung dalawa ay nasa likod niya. Nakatakas yung pagkain. Nakatakas! Kristel, dapat hindi niyo muna hinawahan na yung napangasawa mo. Dahil pwede natin siyang gawing pagkain. Tiyo, huwag ho kayong mag-alala. Marami pa tayong mabibiktima. Nagugutom na ako. Gustong gusto ko ang laman ng doktor na yon. Gustong gusto ko. Bukod sa mukha siyang malusog at walang karamdaman, maganda ang kanyang pangangatawan. At natitiyak kong pag natikman ko ang masarap niyang katawan, kahit na isang linggo akong hindi kumain. Habang sinasabi yon ng tiyo ni Kristel, si Doc Abraham ay nakasilip na pala sa pintuan nang hindi nila nalalaman. Nang magsalita si Doc Abraham sa loob, bigla na lamang silang napatayo. Ang pagkain. Bumalik ang pagkain. Pagkain ba kamo? Hindi ako basta makakain. Pinaghahataw ni Doc Abraham ang mga nakaupong lalaki doon. Wala na siyang sinino dahil alam niya sa kanyang sarili na lahat ng mga nakaupuron ay purong mga gabunan. Nagsigsitalunan sa bintana ang mga lalaki, maging ang babaeng si Kristel. Pero si Wilson biglang napatulala nang makita niya si Doc Abraham. Wilson, huwag kang kikilos! Diyan ka lang! Wika ni Doc Abraham sa kanila. Maya-maya pa sa likod niya ay merong humawak sa kanya. Walang ano-ano'y hinampas siya nito sa lupa, pero hindi pa rin niya nabibitawan ng kanyang punyal. Pinaghahataw niya ang lalaking yun. Kung kanina, labis ang takot ko sa inyo, pero ngayon, handa na akong pumatay. Kahit na ako'y isang doktor lang na bumubuhay ng mga tao, pero sa pagkakataon na ito, hindi ako mangingilag na pagpapapatayin kayo. Mga anak kayo nang... Sinugod si Doc Abraham ng dalawang lalaki mula sa likuran. Naramdaman niyang parang may kagat ng langgam. Maya-maya pa, yung dalawang sumugod sa kanya ay biglang natahimik na parabang nagtataka. Bakit ganon? Hindi siya tinatalaban ng mga kuko natin! Kaya nga, ibig bang sabihin nun, ang doktor sa harapan natin ay meron ding kaalaman? Huwag na kayong magsigsi ano dyan.
Kumilos na kayo! Patayin niyo ang doktor! Nagugutom na ako! Pero, hindi siya tinatalaban ng mga kuko namin! Ano? Hindi pwede yun! Patayin niyo siya! Gutom na ako! Yung lalaki na yon, yung mismong tiyo ni Cristel, na nung mga oras na yon ay naglalaway. Akala nyo ba mapapatay nyo ako? Oo, tama. Hindi tumatalab ang mga gamit nyo sa akin dahil sa suot ko. Ipinakita ni Doc Abraham sa mga yon yung suot niya sa dibdib. Gulat na gulat sila dahil isang batoomo ang nakasabit sa kanya. Tapos, sa kaliwang kamay niya, may nakasabit na kung ano-anong klase ng kahoy. Na ayon nga kay Canole, ito ay mga kinatatakutan ng mga aswang. Hindi maari. Paano ka nagkaroon niyan? Samantalang kanina, nang tinutugis ka namin, wala ka namang suot niyan at takot na takot ka, doktor. Kung inakala niyong lahat ng tao rito na dadayo ay kaya niyo, pwes nagkakamali kayo. Nung una, inakala kong lahat ng mga tao rito aswang, pero hindi pala. Dahil meron pang nabubuhay na ermitanyo at albularyo na naririto lang sa tapat nyo. Ang totoo nun, pinaplano na nilang balakin. Nakunin ako rito, wala lang silang pagkakataon. Kaya humanda kayo ngayon, papatayin ko kayong lahat. Sa galit noon ni Doc Abraham, mabilis siyang nagtatakbo sa harap ng dalawang lalaki at hindi nila napansin yun. Hinataw niya yung isa kaya't ito'y nasugatan sa dibdib. Yung isa naman akmang tatakbo nang bigla niya itong hatawin sa likod. Bulagta ang dalawang lalaki sa harap ni Doc Abraham. Napakasarap sa pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam kapag naipaghiganti mo na ang iyong magulang. Kahit nasabihin na hindi kayo ang pumatay sa kanya, pero mga aswang din kayo at kalahin niyo sila. Hindi ako nagsisisi na napunta ako sa lugar na ito dahil para sa akin. Dito ko pala matatagpuan ang hustisyang matagal ko nang hinahanap. Walang awa si Doc Abraham nang tarakan niya sa dibdib nang hawak niyang punyal ang dalawang lalaking nakabulagta. Dahilan kung bakit umagos ang kanilang mga dugo. Yung tiyo naman ni Cristel, hindi makapaniwala sa nagawa ni Doc Abraham. Ikaw malaking mama. Ikaw ang isusunod ko. At anong nakakatawa? Walang nakakatawa. Harapin mo kamatayan mo. Kung inaakala mong kayang-kaya mo akong patayin katulad nila, pwes nagkakamali ka. Oo, sila ay napatay mo nang walang kahirap-hirap. Pwes ibahin mo ko sa kanila. Dahil sila ay hindi mga gabunan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Itarak mo sa akin ang hawak mong punyal na mukhang nanggaling pa sa isang ermitanyo ng kagubatan malapit dito. Sinunod naman ni Doc Abraham ang sinasabi ng lalaking yon. Dahilan kung bakit madalian siyang nagtatakbo at sinalaksak sa dibdib ng tiyo ni Cristel yung hawak niyang punyal. Hindi pa ito nakuntento. Inulit-ulit niya ng maraming beses hanggang sa napagod na lang si Doc Abraham. Itay, alam kong nakikita mo ginagawa ko ngayon. Ito lang ang paraan ko para may paghiganti kita eh. Umiiyak si Doc Abraham habang inaalala ang kanyang ama. Sa pag-aakalang napatay na niya ang lalaki sa harapan niya dahil ito'y hindi nagsasalita. Tumilapon kasi ang mga dugo noon. Maging sa mukha ng lalaki ay natilapunan siya ng sarili niyang dugo. Pero maya-maya pa, bigla itong tumayo tapos hinawakan sa ulo si Doc Abraham. Na nung mga oras na yon, para bang mas lalong tumangkad ang lalaki sa harapan niya. Sinabi ko sa iyo na hindi mo ako basta-basta mapapatay.
Umanda ka, Doktor, dahil ito na ang katapusan mo. Akmang, gagamitan nito ng matulis na kuko si Doc Abraham habang hawak-hawak siya nito sa ulo nang biglang batuhin niyo ng isang nagliliyab na bote na merong laman na gasolina sa loob. At sinong pakiala meron dyan? At sinong pakiala meron na yon? Lumabas ka. Magpakita ka sa akin. Binitawan nito si Doc Abraham dahil ang kanyang atensyon ay napunta sa taong bumato sa kanya ng ilaw. Doc, sakto ba yung dating namin? Sakto ba ang dating namin, Doktor? Akala ko katapusan ko na. Salamat. Wala na akong lakas para makipaglaban sa malaking mama na yan. Ikaw ba ang bumanat sa akin? Sabihin mo, ikaw ba? Hindi ako. Hindi ako. Siya. Oo, tama. Ako nga yun. May problema. Yung laki ng tiyan mong yan, tatanggalin natin yung hangin para nang sa ganon, hindi ka na makakain. At isa pa, yung laki ng katawan mong yan, gagawin kitang abo dahil nakarating sa akin ang balita na marami ka ng ginroge na tao. Galit na galit ang tiyo ni Cristel. Mabilis itong tumakbo at sinalakay si Canole tapos ang ermitanyo. Mabilis na nakalihis ang ermitanyo habang si Canole ay inabutan niya ng suntok. Naglimang biling tuloy si Canole sa lupa. Daya mo. Napakadaya mo. Sa muling pagsugod ng malaking mama, tinamaan ito sa maselang bahagi ng katawan, dahilan kung bakit ito bumulagta. Bakla ka siguro. Bakit mo hinawakan yon? Bakit mo hinawakan? Ano? Bakla? Maski nga babae, ayoko eh. Lalaki pa kaya? Pag nakatayo ko rito, umanda ka sa akin. Papatayin kita, kayong tatlo. Yun ay kung makakatayo ka pa dyan. Tignan mo to. Ano yan? Canole, sige! Gawin mong nararapat! Gawin mong abo ang gabunan na yan! Sige! Sige na, Mamang Nolesto. Kung ano man yung ginagawa mo, ituloy mo na. Aking nararamdaman na yan na ang tatapos sa taong yan. Tinamaan ito ng nagliliyab na sibat hanggang sa ito ay maging abo. Si Cristel at ang kanyang pamilya nasa loob pa rin ng bahay. Pumasok si Canole tapos yung dalawa. Umaatras ang mga ito na animoy. Takot na takot. Bakit? Bakit natatakot kayo? Bakit hindi nyo panindigan ang ginawa nyo? Bakit? Wika ni Canole sa kanila. Mamang Nole, sa palagay ko, biktima lang din sila. Anong ibig mong sabihin, Doc? Kasi si Cristel ang nagpataka sa akin dito. Pakawari ko, hindi sila payag na gawin akong hapunan ng kanyang tiyo. Totoo yun, Mamang Albularyo, huwag niyo po kaming sasaktan. Ibig mong sabihin, Doc? Oo, niligtas po nila ako. Pero meron silang kasalanan. Kung di dahil sa kanila, malamang na hindi kayo mapupunta rito. Doc! Doktor! Ikaw ba yan, Doc? Wilson, ayos ka lang ba? Mamang Nolesto, gamutin niyo siya para matanggal ang pagiging aswang nila. Ginamot ni Canole si Wilson, tinanggal ang pagiging aswang. Ayon naman sa kwento ni Cristel at ng kanyang mga magulang, hindi talaga sila mga aswang dahil sila'y nawahan lang. Kailangan kasi taon-taon, meron silang naiaalay sa tinatawag niyang tiyo para nang sa ganun may pakinabang ang pagiging aswang nila. Kapag daw hindi kasi nila yung ginawa, sila at ng buo niyang pamilya ay papatayin
ng aswang na naging abo kanina. Ganun ba? Oo. Nababasa ko isip mo. Nagsasabi ka ng totoo. Hindi naman pala talaga kayo mga aswang at nahawahan lang din kayo nang dahil dyan meron tayong good news. Kaya ko ring tanggalin ang pagiging aswang nyo katulad ni Wilson. Wilson! Pa! Pag ba natanggal ko na ang pagiging aswang nila, paninindigan mo ba yung bisa ng kasal nyong dalawa ni Christelle? Oo naman, Mamang Nulesto. Kahit na aswang siya, mahal na mahal ko siya. Dapat nga eh, di mo na tinanggal yung pagiging aswang ko eh. Para pag nag-away kaming dalawa, lilipad na lang ako papauwi ng Maynila. Hindi na ako mamamasahero. Ikaw talaga, magaling ka talagang magbiro. Parang nakikita ko sa'yo yung katauhan ng aking mensahero. Hindi, totoo po yun, Doc. Anong Doc? Ayun si Doc. Doc? Doc! Nilapitan noon ni Wilson si Doc Abraham na kasalukuyang nakaluhod sa lupa tapos umiiyak. Itay! Naipaghiganti na kita, Itay. Doc? Ayos ka lang, Doc. Wilson, salamat. Salamat, Wilson. Ikaw pala ang magiging daan para makapunta tayo rito at nang maipaghiganti ko ang Itay. Doc, huwag niyo akong pasalamatan. Dapat nga humingi pa ako ng tawad kasi kung hindi dahil sa akin baka hindi kayo nagkaganyan ngayon. Eh Doc, sa totoo lang, ayoko nakikitang malungkot kayo eh. Pati ako, naiyak eh. Wilson, basta tandaan mo, wala kang kasalanan at labis akong nagpapasalamat sa iyo. Nang dahil sa natanggal din ni Canole ang pagiging aswang nila Christelle, pinanindigan na ni Wilson ang pagmamahalan nilang dalawa. Sa totoo lang, kaya naman daw lumawas ng Maynila si Christelle para makahanap ng tamang tao na makapagtatanggal ng pagiging aswang nila. Halos taon-taon kasi silang kinukuhanan ng alay at kung hindi sila makapagbibigay ng alay sa Gabunan, tiyak na papatayin ang buo niyang pamilya. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong commander. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Magpiliin po kayo sa aking Viber sa mga gustong bumili ng mutya. Hindi ko na po uulitin kung ano ang aking Viber. Tignan nyo na lang sa nakaraang video natin. Salamat po.